Recently, last week, nagkaroon ng parang napakalaking turnaround of events matapos mag 360 degree turnaround itong si dating PCSO Kong chairman, general manager, sorry, na si Royina Garma. So, did you expect this, Congressman, or you were taken surprise? We were taken by surprise. Bakit yung kanyang yung kanyang affidavit ay dumating sa amin habang nag-hearing kami. Oh, yeah? Talaga na surprise kami. Mm-hmm. But I'm so glad naman na karoon siya ng tinatawag natin change of heart. Mm-hmm. Well, pero alam mo, marami pa siyang dapat na isiwalat eh. Exactly. Hindi pa kami naniniwala ng hulto sa mga sinabi niya. Mm. So, eto, may mga, alam mo na, from the other side of the fence na parang nagsasabi na parang scripted with due pressure daw, pinilit itong si chairperson or general manager Garma para maglaglagan, ika nga, doon sa kanyang mga dapat ay ipinagtatanggol na mga dating nakatrabaho. Like Senator Bato, dating Pangulong Duterte, Senator Bongo doon sa kanyang matrix na inihara, Congressman. Di totoo yan. In fact, siyempre may mga abogado din siya, no? Na tumutulong sa kanya para i-craft yung kanyang affidavit. No? Pero sa amin, wala kaming pressure na binigay sa kanya. Hindi naman siya batang maliit eh. Colonel ng Philippine National Police yan. GM pa ng PCSO. Aba eh, pambira, hindi lang matalino yan. Kundi she can make a decision on her own. Ba't kinakailangan? Para bang ini-insulto siya na na wala siyang sariling salita. Mm. Marami yung mabasa ng mga nakasubaybay. Yung iyak niya, you know, talagang hindi siya crocodile tears, ika nga na matawag. Talagang, ano no, parang alam mo yung bigat talaga ng kanyang kalooban habang siya'y humahagulgol, Congressman. Yes, totoo yun, totoo yun. Siguro naman, hindi naman siya humahagulgol dahil sa apalagay ko humahagulgol dahil dahil talagang nilaglag niya ang taong pinagkakautangan niya ng loob. In general, appreciation ninyo sa naging napakarami na, you know, na parang pagdinig about this EJK or drug war of the Duterte administration. Do you have the sense talaga na itong si Garma this time ay credible witness na after that turnaround? Well, he's kind of credible. I think na baka mayroon pa siyang supplemental affidavit na maaaring niya sabihin. So, we're waiting sa aming next hearing.